okay lang ako, Jacob. No, you're not okay. You have fever. Mamaya, pagkatapos natin kumain, sasamahan kita sa kwarto, ha? Papahinga tayo. Bakit meron kang hawak na lighter? Ibabalik ko lang buhay dito, Desmond. Iha, hindi sa amin yan. We don't smoke here. Naku, hindi pwede sa akin to, eh. May allergy ako sa gamot na to. Ano nga po yung hinapin ng dad? Este, yung doktor niyo po pala. Kapag meron ka nakitang lighter o posporo, ituro mo kaagad sa mas nakakatanda sa'yo, ha? Remember that, Iha? Ikaw na bata ka. Sa susunod, mag-iingat ka sa pananalita mo, ha? Sorry po, nandulas lang naman. Munta ka ng kusina. Di nga pala ako nakakain na mabuti kanina. Ipaluto mo ako sa maid ng soup. Ko! Aha! Nandito lang pala kayo, ha? Ano to? Date? Tulog! Tulog! Diego! Bati Jeva! Tulog! Jessica! Jessica! Gusto ko naman! Ay! Anong ginawa mo? Teka, parang may nahamoy ako eh. Parang may sunog eh. Anong naaamoy mo? Sunog? Amoy sunog. Bakit naman lang kakasunog dito? Wala naman akong niluluto, no? Huh? Patay. Uy, Tobin, tingnan mo nga kayo. Bakit ako? Dapat ikaw. Hindi. Ikaw na yung lalaki, eh. Desmond! Desmond naman! Desmond! Hindi! Claire! Ali, kayo dito! May sunog! Ano na? Musok! Sunog! Sunog! Nika! Dali! Sunog! Ilimo! Mami! Mami! Oh! Ano nangyayari? Mami, we have to get out of here! Mami! Tayo! Teka lang sandali! Asan si ate? Asan si Doña Ana? Mami, tara na! Mami ka dyan! Ate! Ate! Tindinali kayo dito! Diyos ko! Sandali! Sandali! Sige, mauna ka na sa labas. Ako nang bahala kay Doña Ana. Asikasin mo lang si Kalila, ha? Sige, ate, mag-ingat ka. Ayan na!
ako magpapakahirap na sagipin ni Pato. Kung mawawala siya, mapupunta lahat kay Jacob ang kayamanan nila. Mas papapadali ang pagyaman namin. Sorry ka nalang, Tanda. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala sa apot kayamanan mo. Jacob? Sa Lola ni Ana, tulungan natin. Ayun! Lola! Lola! Hindi ko makontak eh. Parang nakapatay yung phone. Baka hindi lang na-charge si Jennifer. Subukan na lang ulit natin bukas. Salamat, Susan, ha. Sige. Tulog ka na. Ayoko pa sanang matulog, Manny. Baka kasi kung ano na naman yung mapanaginipan ko. Alam mo, nung naiwan ako sa may ulan kanina, parang may sumagi na naman sa isip ko. May naalala na naman ako. Meron daw akong kasamang lalaki sa ulan. Tapos parang masayang-masaya daw kami. Yakap-yakap pa nga niya ako eh. Tapos pakiramdam ko, mas mahal ako ng lalaking yun kaysa kay Simeon. Parang may connection kaming dalawa. Kagaya nung connection na naramdaman ko nung una kong nakita si Jennifer. Pasensya ka na, Susan, ha? Hindi ko alam kung ano ipapayo ko sa'yo, eh. Kasi ikaw pa lang naman nakilala kong may amnesia, eh. Akala ko nga sa soap opera lang nangyayari ito, eh. Okay lang yan, Manny. Pasensya ka na rin kung pati si Jennifer nadadamay ko sa kaguluhan ng isip ko, ah. Pero hindi mo lang alam, napakalaki nang naiturong sa akin ng batang yon. Mula nung nakilala ko siya, ang laki-laki ng ginaan ng kalooban ko. At ikaw din, Manny. Ngayon na nandito ka at nakikinig sa akin, mahalagang mahalaga sa akin yun. Kasi may nakakausap na ako ngayon. May nakakaintindi na sa akin. Eh, hindi naman kasi lahat ng bagay pwede kong sabihin isim yun, di ba? Anong hindi mo masasabi sa akin? Pakilipat na lang mamaya sa 5-1. You're both okay naman, Mr. Montreal. Wala namang injuries. Kaya lang, kailangan lang ng pahinga. Lalo na si Miss Lynette. May viral infection din kasi siya. Kaya hindi nawawala ang fever. At don't worry, binigyan na namin siya ng antibiotics. At maya-maya lang din, ililipat na sila sa mga kanilang mga kwarto. Doc, thank you so much. You're welcome. Dito, Bob? Okay na po ba sila, Lola Ana at Tita Lynette? Okay sila. Salamat sa Diyos. Papahinga na ang Lola mo. Kiko, paano ba talaga nangyari? Lola Maria, huwag kayong mag-alala. Pinaimbestigahan na namin ni Desmond. Kami ang bahala. Ang importante, liligtas tayong lahat. Sa kusina daw nagsimula yung sunog eh. Sino bang huling tao dun sa kusina? Ako po. Ha? Ikaw na bata ka? May buwan na ka bang tunugin kami? Kaya, ha? Ang dahil naman! Miss Claire, ako nakakausap sa kanya.
Jacob! Nanay Maria, please, let me handle this. Halika dito, bata ka. Jennifer, sagutin mo ako ng diretso. Anong ginagawa mo sa kusina ng mga oras na yan? Teka, siguro kaya mo hawak yung lighter ko, no? Eh, yung lighter na napulot mo. Dahil may bala ka talagang gumanti, no? Dahil sa pagpapalaya sa tatay mani mo. Desmond! Eh, yan na nga bang sinasabi ko, eh. Masyado kasi kayong trusting, Lola. Eh, baka naman nakakalimutan yun. Yung tatay niyan, manyakis. At yung batang niyan, ang liit-liit pa lang, eh, arsonista na. Tama na! Pinagtutulungan niya yung bata, eh. Kung gisingan si Ana, hindi niya magkagawa ito sa kanya. Jennifer, tayo na. Napakita yung hinihintay pumasok, nagkipagkwentuhan ka lang pala sa labas. Yung pinag-uusapan niyo ni Manny, ha? Basta may problema ka ba sa akin? May nililihim ka ba sa akin? Simeon, karapatan ko naman sigurong magkwento sa ibang tao kung anong gusto kong ikwento. Bakit pa lahat na ng bagay gusto mo alam mo? May natural asa mo ko, eh! Nandun na tayo? Pero hindi naman siguro lahat ng iniisip ko o lahat ng nararamdaman ko, obligasyon kong sabihin sa'yo! Pwes, magmula ngayon, ginagawa ko siyang obligasyon mo! Susan, asawa mo ko. Dapat alam ko lahat ng nararamdaman mo, lahat ng iniisip mo! Susan, ako naglinta sa'yo sa lindol. Kung di dahil sa akin, malamang patay ka na. Wala nang ina si Michelle. Kaya dapat sabihin mo sa'kin lahat, wala ka dapat ilihin. Wala naman kaming ibang pinag-usapan, eh. Si Jennifer lang. Hindi ko lang sinasabi sa'yo kasi parang ayaw mo naman sa pinag-uusapan, eh. Parang ang laki-laki ng galit mo dun sa bata. Hindi naman ako galit dun, eh. Ayoko lang nang binibigyan mo ng importansya si Jennifer kaysa kay Michelle. Susan, hindi mo naman anak yun, eh. Kahit anong mangyari sa kanya, wala ka nang pakialam doon. Di ano nga bang ginagawa mo doon sa kusina, ha? Nung mga oras na yon. Magtitimple lang naman po sana ako ng gatas. Pero pagkadating ko buton, may sunog na. Wala ka bang nakitang iba doon? Sige, huwag ka nang umiyak ha, tayo. Kape lang ako sa umaga, pwede na. Sigurado ka ba? Oo, kasi gusto ko rin umalis ng maaga, eh. Para makahanap ka agad ako ng trabaho. Para makuha ko na rin si Jennifer. Pero paghandaan ko na kayo ng almusalin. Ikaw naman, nag-abala ka pa. Hindi mo na dapat ginawa yan. Ako na dapat yan. Okay na yan. Kumain ka na muna, sir. Okay na to. Matadili na ko, eh. Sige. Alis na ako, ha? Sige. Hindi mo pa naubos yung kape mo. Okay lang. Sige, Susan. Gising na po si Lola. Pero huwag muna kayong lumapit at saka huwag kayong maingay kasi mainit yung ulo niya, eh.
Nalaman niya kasi yung tungkol kay Jennifer. Ang inconsiderate niya daw po. Bakit niya pinagsalitaan ng ganun yung bata? Eh, paano niya ba nalaman? Eh, nagtanong siya eh. Sinabi ko. Ha? Eh, gaga ka pala eh. Mabuti na lang. Ngayon nangyari para maparusahan. Libiro yung nangyari kanina, no? Mabuti na lang na iligtas ni Lilith si Lola Ana, di ba? Tama! Eh, nalagay pa nga sa peligro ang buhay nating lahat, eh. Kaya dapat maparusahan talaga yung batang yan. Galit nga. Hindi umiimik. Oh, Jacob. Wala ka man lang magsasabihin. Naisip ko, kasi kasunod ko muna yung lilipatan natin bahay. Nasa sa ganun, meron tayong mauuwihan lahat. Daddy, kasama po ba natin si Jennifer sa lilipatan natin? Kalila. Shh. Takot po kasi ako sa kanya eh. Sana po sumama na lang po siya sa tatay niya. Bakit? Anak, don't worry, akong bahala. Pero sa ngayon, dadali mo na sa kwarto ng mami mo, ha? Alagaan mo muna siya habang inaayos ko yung mga bagay-bagay. Halika, sandali lang. Psst, Desmond. Pumili ka nga muna ng makakain namin. Gugutom na kami. Pera ka ba? Dalawang babag mo? Wala nga. Nandun na sunog na ibon sa bahay. Sige, sige. Ikaw, ha? Ang dal-dal-dal-dal mo talaga dyan sa lola mo. Mano man nakiti ko yung bibig mo. Mabuti mga pinuntahan mo kami dito. May kinikwento sa akin si Jennifer tungkol doon sa... Nanay Maria, sa ngayon ayoko muna mapakinggan ng mga sasabihin ng batang ito. Jacob. Nay, alis muna ako. Pero huwag mong paglalapitin yung dalawang bata. Ayoko maglapit si Jennifer at si Kalila. Kasi may trauma pa si Kalila. At sinisisi nila si Jennifer, ganun ba? At pinapayagan mo? Nay. Desmond, halika. So, sa to, sa tingin mo, sino dapat kong paniga? Siyempre, anak kong papaniga ko. Ay, huwag ka na makapagtalo sa akin. Isunod na lang yung sinasabi ko. Tito Jacob, hindi na po ba talaga ako bati? Tito Jacob, sana maniwala naman po kayo sa akin. Wala po talaga ang ginagawang mali. Nanay Maria. Halika na, Jennifer. Tito Jacob, bakit ayaw niyo po ba sa akin maniwala? Bakit ayaw niyo po ako pakinggan? Hindi sa ganun. Gusto kong maniwala sa'yo. Hindi ko lang alam kung mapagkakatiwalaan kita. Hindi ko alam kung ano sinasabi mo. Kung totoo ba o hindi. Kaya sa oras na to, Jennifer, anak kong kailangan kong panigan. Tingnan mo yan. Ayos, di ba? Wala nang kapit ang batang yan kay Jacob.
Si Lola lang naman ang problema eh. Pero madali na yun. Asus! Kung magsalita ka naman, eh akala mo meron kang magagawang milagro ah. Pero naman eh. Just give me a chance. Okay! Eh di sige. Tignan natin ang galing mo kay Lola Ana. Alam mo, kahit na matanda na yun, mahirap pa rin kalaban yun, no? Let's go na nga. Mag-aayos pa tayo ng mga gamit na ililipat. Kamusta na kaya yung mga gamit ko? Yung mga shoes ko? Yung mga bags ko? Yung Chanel, yung LV, yung Prada? Ano ba naman yan? Alam mo, malaman ko lang talaga kung sino ang nagpasimuno ng sunog na yan. Paniwala ka sa akin. Sasabunutan ko talaga yun. Kakalbuhin ko talaga yun. Sige lang. Kahit anong mangyari, kahit sino magtanong, hindi ka aamin na ikaw ang nagluto sa kusina. Paano ko po malamad po nila na ako po nagluto? Shhh! Hindi nila malalaman yun kung hindi mo sasabihin. Very good ka nga kanina eh. Sige lang. Magpaawa ka lang ng gusto sa daddy mo. Hayaan mo na pag-initan niyo ng ulo si Jennifer, ha? Pero kawawa naman si Jennifer. Baka siya yung madiin. Siya, matumahimik ka nga. Puro kaawa. Di ka naawa sa sarili mo. Paano kung mahinto ka sa pag-aaral mo? Paputi nga't na pag-iinitan ng ulo yung batang yun eh. Sana nga nasunog na lang siya. Ano ba ang mulit eh? Jacob? Ayon po sa investigasyon namin, naiwan mo kasi ang stove na yan. Meron mo ba nagluto sa inyo ng mga ganong oras na yun? Na posibleng naalimutan? Hindi kaya sadyang kinalimutan? Si Jennifer po! May mga bata po na kaya nang gumawa ng masama. Nakita niyo naman po ang ginawa niya kay Kalila. Tapos, ganun pa yung nagpalaki sa kanya. Aaminin ko na lang po. Basta huwag niya na lang po yung siraan ng tatay ko. I'm sorry, pero para magkaroon tayo ng katahimikan sa loob ng bahay na to, Jennifer has to go. Jennifer! Pinapangako ko na mas lalong pagbubutihan ko ang paghahanap ng trabaho para pag nagkita kami ng anak ko, hindi na kami magkakahiwalay. Nancy! How's my makeup?